Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ang ating pong gagamiting teksto sa mga sandaling ito ay matatagpuan sa aklat ni San Juan, Kapitulo 17, ang unang limang versikulo, ang panalangin ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kanyang sarili. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingalang niya ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng Ama. Makikita natin una sa unang verse ng Kapitulo 17 ang salitang ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Mga ginintoang pangaral na kanyang binigkas nung sila po kasama ang mga apostoles ay nasa upper room. Tinatawag po itong the upper room discourse. Binubuo ito ng pangyayari na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay hinugasan niya ang mga paa ng apostoles at doon din ay kanyang sinabi ang nalalapit na pagtatakwil ni Judas pati po ni Pedro at gayon din ay ang nalalapit na kanyang pagkapako doon sa krus. Naglaman din ito ng panghikayat o pang-aaliw sa mga mananampalataya sa kanyang panahon sa mga apostoles at gayon din ay sa gawa ng banal na espiritu na siyang magpapalit ng kalungkutan ng mga apostoles sa paglisa ng Panginoong Jesucristo at ang kagalakan ay kanyang ipapabigay sa mga ito. Ang panalangin ni Jesus, atin tingnan ang mga prinsipyo na pwede natin makuha na maging gabay natin sa sarili nating pananalangin. Unang prinsipyo na makikita natin dito, prayer involves the whole being. Sabi nga, ang pananalangin ay ang pagbibigay ng buo nating sarili sa mahalagang gawaing ito. Ang sabi ng ating versikulo, tumingala sa langit si Jesus. Isang gesture na nagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ay buo ang tiwala at gayon din ay lakas ang loob na sa Diyos niya lamang, sa Diyos Ama niya lamang sinali. Siya ay nanalangin na malakas upang marinig ng mga kanyang apostoles at mga disipulo na kasama niya doon sa upper room upang ito ay maging bahagi ng kanyang pagtuturo kung papaano mananalangin ang mga apostoles. Makikita natin sa banal na kasulatan ang mga tinuran at mga ginawa ng mga nauna sa ating mga mananampalataya, ang iba't iba nila mga gestures o mga gawi o behavior na ipinapakita kapag sila ay nananalangin. Si Moses, si Aaron, at maging si Solomon ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa kanilang pananalangin. Sa aklat ng awit na sinulat ni Haring Solomon at na iba pa mga salmista, ay nag-specify din ng iba't ibang mga gestures sa pananalangin. Pwede kang manalangin na nakaluhod, pwede kang manalangin na sumisigaw, may mga pag-iyak, at gayon din may pagdapa o prostration. Mahalaga ang kilos at postura sa pananalangin. Ngunit mas mahalaga na ang puso natin ay tamang nakaposisyon o nakatuon sa Diyos na siyang nakatuon sa bawat isa sa atin kapag tayo ay nananalangin. Ikalawang prinsipyo na pwede natin matutunan, prayer promotes relationship. Ang pananalangin ay nagpapatingkad ng pakikipagrelasyon. Dito sa panalangin ng Panginoong Jesucristo sa Kapitulo 17 na aklat ni Juan ay makikita natin na tinawag ni Jesus na Ama ang Diyos na nasa langit. 6 na beses niya itong binanggit ang salitang Ama. Nagpapakita ito ng isang relasyon, napakalapit na relasyon ni Jesus bilang anak ng Diyos sa Ama na nasa langit. Kaya nga nang siya'y tanungin ng mga alagad na atin na natutunan, paano po ba kami mananalangin? At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ganito
kayo, manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Makikita natin na dalawang salita ang nauuna, Ama namin. Higit pa sa mga hiling sa pananalangin ay yung makapiling natin ang ating Ama. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, si Juan din na nagturan na kapag ang tao ay tumanggap una ng palataya sa Panginoon Jesucristo bilang kanyang sariling tagapagligtas, ay pinagkalooban sila ng karapatang mga maging anak ng Diyos. Iisa lang ang anak ng Diyos, ito ay ang Panginoon Jesucristo. Pero tayo po ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, na maging kapatid natin ang ating panganay na si Jesus dahil tayo ay nanampalataya sa kanyang banal na pangalan. Kaya nga tinatawag din natin Ama, ang Ama na nasa langit. Isang katotohanan na makikita natin na hindi lahat ng nananalangin ay naririnig o nakakarating sa trono ng biyaya ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Tandaan natin na ang unang layunin kaya tayo nagpipray ay upang maipadama natin sa Diyos ang ating presensya. Kung tutugon siya, ay bonus na lamang ang mga iyon. Siguraduhin po natin sa ating pananalangin upang makarating sa Diyos ang ating pananalangin, tayo nga ay mga anak ng Diyos. Chapter 17 sa sumusunod na verses, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ikatlong katotohanan na pwede natin matutunan sa panalangin ng Panginoong Jesucristo, prayer must be within the will of God. Kapag ikaw ay nananalangin, siguraduhin mo na ang panalangin mo ay umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, dumating na ang oras. Ano po ba yung oras na tinutukoy ng Panginoon? Alam ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Ama na ang oras na ito ay darating sa Kanya sa bilang katugunan sa ministeryo na iniyatang ng Ama sa Kanyang balikat. At ito nga ay ang tinatawag nating the passion or ang pasyon na ang Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito na itinalaga ng Diyos ay maghihirap, mapapako doon sa krus ng Kalbaryo at siyang magiging paraan upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ipinapakita rin dito ang kapamahalaan ng Ama, the sacred plan ng Diyos para sa sangkatauhan, a very beautiful and perfect plan from the Father. At ang buong kapamahalaan ding ito ang naging bunga ng pagtupad ng Panginoong Jesucristo sa plano ng Kanyang Ama. Ang sabi ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya mula sa chapter 17 verses 2 to 3. Magpasalamat tayo dahil tayo ang pinili nang Diyos ibinigay sa Panginoong Jesucristo upang maligtas. Tayo ang ibinigay ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus. Ikaw ay isang regalo. Ang kaligtasan natin ay mula lamang sa biyaya ng Diyos. Wala tayong kontribusyon sa kaligtasang ito. Ang tanging kontribusyon natin para tayo ay maligtas ay ang mga kasalanan na ating nagawa. Ang paraan para ang tao ay mapunta sa langit ay tunay na buong-buong galing lamang kay Jesus. Siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya upang tayo ay maligtas. Kung papaano pinili ng Diyos ang bansang Israel, gayon din ikaw na nasa Zoom at kayo na nasa Facebook ay pinili ng Panginoong Jesucristo, kaya purihin ang pangalan ni Jesus.
Sa pagpili ng Diyos sa bansang Israel ay kalakip ang maganda niyang plano para sa kanila. Sabi nga ng Diyos na ipinaabot niya sa isang propeta Jeremias, habang ang mga Hudyo ay mga ipinatapon o exile sa Babylonia. Alam naman po ninyo kung ano ang buhay na babasa natin sa kasaysayan na kapag ikaw ay isang exile o ipinatapon sa isang lugar, napakahirap ang buhay ng mga itinapon lamang. Dahil hindi nila ito sariling bayan, wala silang pag-aari rito, nakasalalay lamang sa biyaya ng hari doon. Sa panahong ito ng Israel, nakasalalay sa kamay ni Haring Nebuchadnezzar ang buhay ng mga Hudyo. Kaya nga miserable, demoralized ang bansang Israel na pinili ng Panginoon. Ngunit makikita natin na sinabi ng Diyos kay Jeremias ang isang katotohanan, Jeremiah 29:11. Ito ay pangako na sinabi ni Yahweh sa bansang Israel, sa mga Hudyo na ipinatapon. Hindi po ito para sa bawat isa sa atin. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa upang lumakas ang kanilang loob at patuloy na magtiwala kay Yahweh. Sa bagong tipan ay sinabi din Jesus ang halos katulad nito para sa mga tupa. Ikaw ba ay tupa ng pastol na si Jesus? Kung ikaw ay mananampalataya na Panisokristo, isa kang tupa. At ito ay para sa iyo, sinabi niya sa John 10:10 letter B, na parito ako, ang wika ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Purihin ng Panginoon. Isang plano ng Panisokristo para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kumusta na po kayo? Nagaganap ba ang plano ng Diyos sa inyong buhay? Maganda man o hindi sa inyong paningin ang mga nagaganap sa inyong buhay, hindi nito mababago ang plano ng Diyos sa iyo. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Pangakong di lamang panlupa, kundi hanggang doon sa kabila. Amen? At ang kahuli-hulihan na makikita natin, niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin, ang wika ni Jesus, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako, sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo, sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Kahuli-hulihan, prayer is for the glory of God. Ang pananalangin na ating ginagawa ay hindi upang maging malakas tayo. Walang kapangyarihan ang pananalangin. Ang kapangyarihan para magkaroon tayo ng kalakasan ay walang iba kundi nanggagaling sa Diyos mismo. Kaya siya lamang ang dapat nating luwalhatiin sa ating mga buhay. Kung papaano niluwalhati ng Panginoong Kristo ang Ama, gayon din ang bawat isa sa atin ay dapat na magluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Maluluwalhati natin ang ating Panisokristo sa pamamagitan ng ating pagsunod at patuloy na pagpapailalim sa Kanya. Share Jesus. Subscribe, share. Para TV. Go.